Hi! So paano nga ba makapaglagay or makapag-upload ng song sa Spotify? Unfortunately, hindi siya katulad ng Facebook, YouTube, or SoundCloud, or iba pang similar platforms na basta't meron kang account, ay makakapag-share or makakapag-upload ka na ng material. Dito sa Spotify, walang upload button, at hindi rin direct ang paglagay ng song sa kanila. Tanong, kailangan ba ay sikat na artist ka bago makapag-upload sa Spotify? Or dapat signed artist ka or merong recording label or company? Dapat ba magaling ka? Dapat ba meron kang manager? Well, ang sagot sa lahat ng katanungan na yan ay hindi. Kahit sinong artist or musician, lalo na ang mga independent, ay pwedeng-pwede mag-upload ng song sa Spotify. Basta't ma-meet mo lang ang mga requirements. So, paano nga ba? Ang pinakakailangan mo ay ang tinatawag na aggregator or music aggregator or sa mas madaling term, music distributor. Sila ang middleman between the artists and the digital music stores. Sila ang agent na magdadala ng songs ng artists sa mga music stores. Yun ang magandang part, hindi lang sa Spotify ilalagay yung songs mo. Isang transaction mo lang sa kanila, mapupunta na yung songs mo sa Spotify, iTunes, Apple Music, Amazon Music, Deezer. Actually, marami pang ibang sites na hindi mo pa nadidinig pero nandun ang song mo. Tanong, may bayad ba yun? Oo naman, dahil yun ang trabaho o service nila. Binabayaran natin ang service nila. Trabaho nila na madala ang songs mo or ang songs ng artist sa digital music stores. Kung saan pwedeng ma-avail, ma-purchase, ma-download ng legal at higit sa lahat ay mapakinggan ng songs mo. Kikita ka sa platform na yun, kaya it's fair lang na kumita din sila sa service na ginawa nila. Anong una kong gagawin? Okay, dahil alam mo na ang role ng mga aggregators, ang susunod mong gagawin ay kilalanin ang mga aggregators na yon at tignan sa kanila kung anong mas okay sa'yo. Dahil ang iba't ibang aggregators ay meron ding iba't ibang klaseng services na pwedeng ma-i-offer sa artist. At iba't ibang fees din ang iyong babayaran depende sa deal na napili mo. Merong aggregators na sa bawat earnings ng songs mo ay meron silang percentage na makukuha doon. Pero meron ding ibang aggregators na sa'yo ang kita 100%. Pero may babayaran ka sa kanila annually or regularly. So, mas maganda kung ma-review mo talaga lahat ng klaseng services. Ano ang mga kailangan gawin bago makipag-transact sa mga aggregators? Okay, una sa lahat ay ang iyong kanta, yung recorded song. Pwedeng MP3 file or WAV file. Pero I think mas mabilis ang approval sa mga WAV file dahil ini-scan daw nila ang quality or yung bitrate ng audio track. And hindi ako sure doon kung talagang ini-scan nila. Pero mas okay na kung magbibigay ka ng higher quality ng song mo o yung higher quality format ng song mo. Susunod naman ay ang cover art or album cover art ng song mo or ng album na i-upload mo. At yung magiging display or design ng songs pag available na siya sa digital music stores. Kailangan perfect square in size and syempre high quality image din. Paano kung walang nakikinig sa music mo? Well, pag walang nakikinig sa music mo, wala ka rin kikitain. At ang malungkot doon, nagbabayad ka regularly sa mga aggregators, pero wala ka nakukuhang earnings. Pero malay mo naman in the future, mag-boom yung songs mo, biglang mag-viral. At least available siya doon. Kaya mas maganda na rin na available siya sa lahat ng platforms. Ano ang gamit mong aggregator? Okay, ang gamit kong aggregator ay DistroKid. Nirecommend siya sa akin ng friend ko na singer-songwriter na si Jonathan Santarita. And that time, wala pa akong alam sa ibang aggregator. Yung DistroKid naman, ang napili kong deal sa kanila ay meron akong unlimited uploads. Kahit ilang songs ang upload ko for a year. Pero may binabayaran ako regularly every year. Saka DistroKid ang isa sa pinakamadaling intindihin na aggregator. So ang kailangan mo lang ay kahit isearch mo lang yung aggregators online and basahin mo, reviewin mo yung mga services nila. And piliin mo mabuti kung ano yung swak sa'yo. Sa status mo as an artist, sa budget mo, kahit saan, reviewin mo mabuti bago ka pumili ng aggregator. Okay, so kung artist ka or may kilala kang artist na may balak mag-upload ng song sa Spotify, alam mo na. Thank you.